Siya nga ang tinatawag na Living Hero of Shokon at pang-apat na nagawaran ng pinakamataas na award ng Katapangan at Kabayanihan ng Philippine National Police o ang tinatawag na Medalya ng Kagitingan. Miyembro siya ng Kapanalig Class of 1997 at ipinanganak siya sa Sultan Kudarat. Magaling na leader na pulis na nakipaglaban sa mga bandidong Apusayap. Ito ay nagbigay ng pangamba at takot sa amin noon. Magandang araw sa inyo. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano nadepensahan ng maliit na grupo ng kapulisan na pinamumunuan ng noong si Pulisinyo Inspector Rani P. Hachuela, ang bayan ng Shokon, Zamboanga del Norte, laban sa mas madaming bilang ng Moro Islamic Liberation Front at mga Abusayap. Ang pag-ataking ito ay umabot ng halos siyam na oras at nagresulta sa pagkapatay ng 13 rebelde, 11 tropa ng gobyerno at 25 sibilyan. Nangyari ito ng alauna ng madaling araw noong May 4, 2003, kung saan nagsisiyahan ang taong bayan ng Shokon sa kapistahan. Ang noong Police Senior Inspector na Director ng 903rd Provincial Mobile Group at Officer in Charge ng Shokon Police Station ay nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril na alarma si Police Senior Inspector Hachuela at agad niyang ginising at pinahanda ang mga kasamahan niya. Nauna siyang pumunta sa lugar kasama ang 3 pang pulis na kasamahan niya. Sa oras na yon, walang kalam-alam si Police Senior Inspector Hachuela at mga kasamahan niya na ang mga rebelde ay nakapalibot na sa munisipyo, police station at nakakalat na sa halos lahat ng gusali na pagmamay-ari ng gobyerno. Habang nagmumotor, may nakasalubong siya at tinanong niya kung saan galing ang putok ng mga baril. Sinabi sa kanya na malapit daw ito sa munisipyo. Galing din daw ito sa nag-aaway na pulis at sundalo. Inakala din ni Police Senior Inspector Hachuela na may na-checkpoint ang pulis na sundalo at nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Dumiretso si Police Senior Inspector Hachuela sa munisipyo at nakita niya ang inakala niyang mga sundalo. Nagpakilala siya at tinanong niya kung anong problema. Tinangkang palapitin siya ng mga ito at sinabi may mga nakatakas daw na preso. Lalapit na sana siya pero pinigilan siya ng isa niyang kasamahan dahil nakita nito ang bangas na palatandaan na isa itong MILF. Nung nalaman nila na rebelde ang kausap nila, pinagbabaril sila ng mga ito. Pero nagawa nilang magtago at ginawang panangga ang mga hollow blocks at graba sa lugar. Kalaunan, dumating na din ang ibang kapulisan na galing sa mobile group. Pero hindi pa rin ito sapat sa dami ng mga rebelde. Sa mga oras na yon, nilusob na din ng mga rebelde ang public market at hospital. Nagtagumpay nga din sila na sunugin ang public market. Ang ibang kasamahan ni Pulisinyo Inspector Hachuela sa mobile group kung saan siya galing ay hindi na nakasunod dahil sa mga rebelde na nasa daanan. Pero hindi ito pumigil kay Pulisinyo Inspector Hachuela at sa kasamahan niya. Kahit konti lang sila at limitado ang bala, unang dinipensahan nila ang munisipyo. At pagkatapos pumunta sila sa plaza kung saan nakita niya doon ang stasyon ng pulis na nilulusob ng halos 60 rebelde. At matapang na dinipensahan niya din ito. Hindi na naisip ni Pulisinyo Inspector Hachuela na umatras kahit konti lang sila. Ayon nga sa report at balita, 14 lang sila sa misyon na ito. Sabi niya sa kanyang interview, dito na din daw nakataya ang dignidad niya sa pagiging pulis. Handa na rin daw siya mamatay sa panahon na yon. Magbabandang alas 5 na nga ng umaga, pero hindi pa rin tuluyang nalusob ng mga rebelde ang munisipyo at police station dahil sa katapangan ni Police Senior Inspector Hachuela at mga kasamahan niya. Pagkatapos ito, unti-unti na umatras ang mga rebelde at papunta ito sa palengke at simbahan. Hindi na yan makatakas ni Police Senior Inspector Hachuela ang mga rebelde. Sa katunayan, inabol pa nga nila ito kahit palayo na ang panganib sa kanila. Napakadelikado ng ginawa nilang ito dahil pwede silang abangan ng mga rebelde. Habang inahabol nila ang mga rebelde, napansin nila na papunta ito sa direksyon kung saan nandoon ang bahay ng mayor. Pinaiwan niya ang iba niyang kasamahan at apat lamang sila na pumunta doon. Dumaan sila sa mas mabilis na daan para maabutan nila ang mga rebelde. Pagdating nila sa bahay, nakita niya na may mga nakasuot na uniforme at pilit ng mga ito na pinapasok ang bahay ng mayor. Nagpakilala ulit siya at kinausap ang mga ito pero laking gulat niya nang pinaputukan siya. Mga rebelde din pala ito na nagkukunwari na kasapi ng gobyerno. Habang nagbabakbakan, napansin ng grupo ni Police Senior Inspector Hachuela na tumatangkang lumabas sa sinirang bintana ang iba sa miyembro ng pamilya ni Mayor. Tinulungan nila ito kaya hindi natuloy ang balak ng mga rebelde. Nagtagumpay nga si Police Senior Inspector Hachuela at kasama niya na depensahan ang bayan ng Shokon. Dahil din sa pagdating ng mga kasundaluhan at reinforcements, tuloy ang umatras ang mga rebelde. Ngunit ginawa nilang hostage ang lampas 100 tao papunta sa makapal na kagubatan sa bayan ng Cebu. Ginawa nila itong human shield para hindi sila atakihin
ng pwersa ng gobyerno. Ginamit din nilang tagabuhat ng mga sugatang rebelde ang malalakas na kalalakihan. Pero kalaunan, na-rescue din sila. Dahil sa kagitingan na ipinakita ni Policino Inspector Arzuela, nagawa rin siya ng medalya ng kagitingan. Ang 8 sa kasamahan niya ay nagkaroon ng spot promotion. Sa kasamang palad, 6 sa kasamahan niya ay namatay at ginawaran ng posthumous promotion.